Nasa kote sa loob mismo ng kanyang opisina ang isang clerk of court na inireklamo ng pangingigil para umano paburan ang kaso ng isang complainant. Nakatutok si John Consulta. Agad binakuran ng mga tauhan ng NBI Cybercrime Division ang clerk of court ng Pasay RTC sa loob mismo ng kanyang opisina. Sa likod ng kanyang lamesa, sa kanyang paanan, na-recover ang paper bag na naglalaman ng 6 million pesos na marked money. Bakit ako? So, dinala lang niya rito. Dinala lang yan dito. Abogado ba kayo? No, I'm not a lawyer. Meron ka lang sila sa dito. May karapatan po kayong manahimik. Nandito yung Markman. Ano pong sabihin nyo? Maaari pong gamitin laban sa inyo. I know, sir. Okay, Markman. Okay po. So, refrain from talking. Nandito yung Markman. Okay. Ayon sa NBI, naikasa ang intrepid operation laban sa 59-anyos na opisyal ng korte nang ilapit sa kanila ng Judicial Integrity Board at Korte Suprema para ireklamo ang umano'y panghihingi ng pera para magkaroon daw ng paborable resulta ang kaso na isinampa ng isang complainant. We got the information from JIB, the Judicial Integrity Board, that an anonymous tipster informed them na may nangyayaring extortion sa Pasay Court. In exchange ng some amount of money, the subject judge in this case would decide in favor of one of the party in interest. Magkakaliwaan sila pag naibigay itong pera na galing sa mga operatiba natin, iaabot naman ng clerk of court yung decision na signed mismo ni judge. 5 million lang dapat yun eh. So 1 million na unang goodwill and then the 4 million balance ibibigay the next day dapat. But since hindi nag-push through yung unang usapan dun sa 1 million, ang naging whole amount na nahiningi the next day was 6 million na. So in a span of less than a week, ganun yung amount na pinapaproduce sa kanila. Nang maibigay ang bayad, kaliwang ibinigay naman daw sa complainant ang 7 pahinang certified true copy ng desisyon na pumapabor sa kanyang kaso. It's highly significant. Sabi nga namin, usapan namin, once in a blue moon kasi yung case na to. Sa ating mga kababayan, mas maganda kung dito tayo sa tamang proseso within the legal confines. Kasi pag dito tayo umayon sa under the table, quote unquote, malaki kasi yung risk na pwede kang mabaliktad, pwede kang ma-estafa, at at the same time, pwede kang mahuli. And most importantly, pag ito ho naging practice, medyo wala ho magiging future ng ating bayan. Hawak na ng NBI CCD ang mga computers ng clerk of court. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang inarest ng clerk of court, pero tumanggi ito. Naharap siya at ang judge ng RTC branch ng reklamong direct bribery, Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees. Inanunsyo naman ng Korte Suprema ang pagpataw ng 90-day suspension sa judge at kanyang clerk of court. Isa sa ilalim sa forensic examination ang mga nakumpiskang computer at cellphone units sa loob ng tinargeta Pasay RTC branch para makakalap ng karagdagang ebidensya. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Horas. Naglabas na ng pahayag ang kampo ng judge ng RTC branch kung saan nasakote sa umunoy pangigil ang isang clerk of court. Sa inilabas na pahayag ng abogado ni Presiding Judge Albert T. Cancillo, sinabi nitong ikinalulungkot niya ang pagkakadawit sa pangalan at opisina ng kanyang kliyente sa kontrobersiya. Simula raw nang malaman ni Cancillo ang insidente, voluntaryo raw itong nakipag-ugnayan sa investigasyon. Giit pa ng abogado ni Cancillo, walang malinaw at kapani-paniwalang ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa umunoy pangingigil. Sa kabila niyan, bilang hukom, patuloy raw na makikiisa si Cancillo sa lakat ng investigasyon ng Department of Justice at Korte Suprema. Handa rin daw siyang harapin ang anumang reklamong isasampa laban sa kanya sa tamang forum. Huwag kayong matakot. Yan po ang mensahe ng Philippine Navy sa mga mangingisdang Pilipino kasunod ng dineklarang fishing ban ng China sa West Philippine Sea. Sabay niyan ang paninindigan na hindi kikilalanin ng bansa ang deklarasyon ng China. At nakatutok si June Veneracion. China is out of tune, out of step, out of their minds.
Diretsahang pambabatikos yan ni Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, sa idineklarang fishing ban ng China. Mula nang magdeklara ang China ng taunang fishing moratorium sa West Philippine Sea noong 2021, hindi naman daw talaga ito ipinapatupad. Sa report ng AFP, patuloy daw ang pangingisda ng mga Pinoy sa West Philippine Sea, partikular sa Panatag Shoal. Huwag kayong matakot, magpatuloy lamang kayo at the AFP and the entire government is behind you. Sa latest monitoring ng AFP, 19 na lang ang Chinese vessels sa Panatag Shoal. Di hamak na mas konti sa 55 mula May 14 to 20. Napansin ang pagbaba ng bilang makaraan ng civilian mission ng atin ito koalisyon. Yun nga lang, may namataan namang Chinese vessels sa Sabine Shoal at Julian Felipe Reef. Bago pa man magdeklara ng fishing ban ang China, mas pinalakas na raw ng Armed Forces of the Philippines ang deployment ito ng mga naval assets sa West Philippine Sea para protektahan ang interes sa bansa at ng mga Pilipinong mangingisda. So we affirm that it is well within the rights of our people to fish or sail within our territorial waters. Palalakasin din daw ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang pagbabantay sa West Philippine Sea, lalo na sa Panatag Shoal. At kung pangangatawa na ng China ang nauna nitong banta na mang-aresto ng trespasser, pwede raw silang kasuhan ng illegal detention. Sabi ng BFAR, 7% ang national fisheries production ng bansa ay mula sa West Philippine Sea. We don't recognize ang ganitong fishing ban na binanggit ng China. There's no reason for us to prevent or to advise our Filipino fishermen not to be engaged in fishing in these areas. Dahil again, ang naturang ban lamang ng China ay illegal at wala silang tamang basihan. Wala pa pong epekto sa supply sa ngayon. Walang dapat pumigil sa ating mga mangingisda na maglayag doon sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, Jun Veneracion, nakatutok 24 oras. Dream come true para sa ilang Gen Z teens na nakibahagi sila sa Signed for Stardom 2024. Kilalanin din natin ang fresh new faces na bahagi ng Sparkle Family. Makichika kay Nelson Canlas. Fresh and dynamic ang Gen Z signees sa final batch ng Signed for Stardom 2024. Sparkle teens Liana May and Gaya Misha continue to soar. Another opportunity na naman po yung dumating sa akin and sobrang blessed lang po ako na yung GMA hindi po pinapabayaan. Through all of yung mga learnings po, through yung mga support ng GMA, I was able to like realize I had the newfound love for acting, hosting, dancing. Dreams do come true at tuloy-tuloy rin ang pag-arangkada ng first and only P-pop group ng Sparkle, ang Cloud 7. Game po kami kasi we went into this industry not just to sing and dance. Siyempre all around po gusto po namin. Ready po kami to take on anong challenge ang ibibigay po sa amin. Ipinakilala naman ng Sparkle ang showbiz new faces na sina Dylan Minor, Nikki Van, Gio Mana, Dominic Pangilinan at Olive May. And I'm very excited to, you know, showcase my talents, my skills. Since I was like 5, I really loved acting and now I can finally showcase my talent here. I'm very excited and I'm very thankful and grateful for everyone who pushed me to be here. Pangarap ko lang dati talaga na pumunta sa GMA. Ngayon na nandito na ako, I'm very grateful. I'm looking forward to expressing myself more. Kasama rin sa Signed for Stardom ang prime actor na si Gary Estrada. 98% of my TV appearance, TV guesting, 98% of that sa GMA. So nung nag-decide ako to, you know, to have a second wind on my career as an actor. Of course, Sparkle is in the top list. Nelson Canlas updated sa showbiz happenings.